What's up mga kapedal? Sa video na to, pag-usapan natin ang pambansang breaks at upgrade pagdating sa mga budget MTB bikes. Okay, so bago natin simulan, ako nga pala si Jen, ako yan po. Gumagawa ako ng mga cycling-related contents tulad ng bike check, unboxing, DIY hacks at marami pang iba. Dinadocument ko din ang mga long rides namin. Kaya kung hiling mo itong ganitong klaseng videos, consider subscribing na din and click the notification button para updated kayo sa mga bago kong videos. So tara, simulan na natin. So ano nga ba ang reason kung bakit mag-upgrade ka ng brake set? Common ito pagdating sa mga budget MTB bikes. Usually sa mga budget MTB bikes, ito yung mga mechanical brakes pa. Ang reason kung bakit nila kailangan i-upgrade yung mga brake set nila para lumakas ang stopping power nila pagdating sa mga sudden stop tsaka mga matatarik na lusong. So kailangan meron kang malakas na brake set para mapatigil na maayos yung bike mo at para makaiwas ka din sa mga aksidente na pwedeng mangyari. So, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga kailangan i-consider sa pag-upgrade ng hydraulic brake. Unang-una, check mo muna kung ano yung mga shifter and brake levers na gamit mo sa iyong bike. Usually sa mga budget bike, gamit nila yung mga combo shifter. Ang combo shifter, magkasama na dito yung shifter at yung brake lever ng bike. So, kapag magpapalit ka ng hydraulic brake, automatic, kailangan mo din magpalit ng shifter. Kasi, magiging magkakaiwalay na sila pag nag-upgrade ka na ng hydraulic brake. Tulad nito, yung lever ng hydraulic brake is hiwalay na siya doon sa shifter. So ano nga ba ang pros and cons ng mechanical brake tsaka hydraulic brake? So unahin natin yung mechanical brake. So, pagdating sa pros ng mechanical brake, mas madali itong i-maintain pagdating sa, kunwari, masira ka sa brake. Madali mo siyang ayos. Meron mga adjustment dito sa likod para pihipin mo lang. And then kapag naputulan ka man ng cable, so, papalitan mo lang yung cable nun. Unlike sa hydraulic brake, dahil gumagamit pa sila ng mineral oil, kapag naputulang ka ng cable, housing ng mineral oil mo, ayun, so medyo problematic na yan kasi tatagas na yan. Hindi mo na makapaandar yung hydraulic brake mo, lalo na pag nasa trim ka. Unlike pagdating dito sa mechanical brake, so mas madali siyang i-troubleshoot unlike sa mga hydraulic brake. Pero sa power stopping power, wala akong masabi pagdating sa mga hydraulic brake. Malakas talaga. So dito papakita ko kung paano natin i-install yung mga hydraulic brakes ng Shimano. Ito yung Shimano MT200 na hydraulic brake o yung tawag ng iba na Shimano non-series na hydraulic brakes. So nag-umpisa tayo dito sa harap front brake. Tapos lagay na natin yung front brake rotor. I mean front caliper. Ayun, so nakapag-decide na ako, napuputulin ko itong mga cable. Sobrang haba kasi. Pangit tignan. Tsaka para luminous tignan yung bike. Pangit kasi pag sobrang haba ng cable ng mga bike. So, susupatin ko na kung kano kahaba yung kailangan kong itira dito sa brake cable. So, putulin natin ang cutter. Lagay natin yung fittings. Dapat mauna itong cover, tapos itong lock. So, paglalagay ng fittings, mauna itong bilog. Tapos itong mahaba. Ayan, so, sa paglalagay ng fittings, ipitin mo lang to.
dapat meron kang ganitong gamit na rubber. Tapos ipitin mo to gamit yung plies. Ang purpose kasi ng rubber nito, para di mayupi yung cable. Tsaka para di mahirap ang pumasok yung itong fitting sa loob ng cable. So pupukupuin mo lang ito ng martilyo para pumasok. Yan, okay na. Tapos pag ihigpitin mo, pasok mo lang ito ulit doon sa butas. Then sunod mo yung bilog na inuna natin kanina. Tapos pangalawa ito, itong lock. Bali ito yung magpo-push pa loob doon sa pump natin, sa brake pump. So kapag maigpit na, punasan muna natin yung pinagigpitan natin, tapos saka natin i-break kung may tagas, para ma-check natin kung may tagas. So far okay naman. Tsaka may pressure siya, may preno. So takpan na natin ulit. Yun, so ganun lang kasimple yung pagpuputol at saka paglalagay ng fitting sa hydraulic brake. Ayun, so sunod naman natin ilagay yung ating kabilang hydraulic brake o yung preno sa likuran. So ito, mas mahaba yung cable nito kumpara dito sa front brake. So ganun din, same din, lalagay dito sa handlebar. Kaso dito, kailangan natin tanggalin ulit yung fittings nito kasi internal cabling yung frame natin. So kailangan natin baklasin to para maipasok natin sa loob ng frame. And so ganun din ulit, tulugan mo itong pinakalock. Tumba natin ganyan para di tumulo yung oil, yung mineral oil ng brake fluid at hydraulic brake. Kasugutin lang yung pinaka-fittings. Tapos dito, puputulin na natin ito. Kasi mahirapan tayo magpasok doon sa may loob ng frame. Kasi hindi pa pasok ito kapag di mo pinutol. Kailangan matanggal muna natin ito. Lagay muna natin yung ating brake caliper dito sa likuran. So di ko na muna ihigpitin itong caliper kasi i-adjust ko pa ito kapag naputol ko na mamaya yung cable. And so dito, yung tuturo ko dito para kung paano maglagay ng brake cable sa mga internal cabling na housing. So una, gagamit kayo ng mga ganito klaseng cable tulad nung sa mga mechanical brake cable. So gagawin natin, papasok natin dito. Ayan, so once na naipasok mo na yung mechanical brake cable dito at naiusok na dito sa ilalim, next natin gagawin is kukunin natin yung hydraulic brake cable, then ipasok natin yung dulo ng mechanical brake cable dito sa butas ng hydraulic brake. Tapos saka natin ipapasok ito doon sa loob. So lulusot siya dito. So ganun lang siya kasimple ipasok. Sa pagputol sa mga brake cable dito, susukatin mo lang yung haba ng cable dito para malaman mo yung eksaktong sukat. Dapat na maluwang siya dito para dito matama sa head tube yung cable para di magkaroon ng gap loss. So yan, okay na yan. So putulin na natin. So same step, dapat una itong rubber tsaka tapos itong yung lock ng brake. Nilagay na natin yung mga fittings. Muna itong bilog. Tapos itong parang tako. So same step pa din yung gagawin natin dito. I-fit natin ulit na part ng cable na to. Tapos saka natin pupukuin na martilyo para pumasok ng parang pin ng brake, hydraulic brake. Lagyan natin ulit yung instance sa butas.
Ayun, pasok na natin yung bilog. Tapos itong lock. Yun, okay. May preno, pareho. Pasado itong ating mga hydraulic brake.